Ang video na ito ay naglalaman ng napakahalagang karunungan at mga katotohanan na hindi alam ng karamihan. Maaaring ang mapanood mo ngayon ay salungat sa mga natutunan mong pasa-pasang tradisyon ng tao at mga salit-saling sabi-sabi na natutunan sa mundong kinagisnan. Panahon na para mabuksan ang inyong mga isipan at malaman ang katotohanan upang kayo ay lumaya mula sa pagkakaalipin sa maling aral at impluensya ng masama na laganap sa sanglibutan at upang magkaroon ng pagkakataong maligtas mula sa kapahamakan at kaparusahan na naghihintay sa mga anak ng pagsuway. Nakasalalay sa mga huling panahon ang restoration of all things before the second coming of the true Messiah. Kailangan mapanauli ang lahat sa dati. Basahin ninyo ang Acts 3 verse 21. Kung kailan ang mga propesiya ng mga propeta at ang tunay na aral ng Mesiyas sa Biblia at ang planong pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa mga tinawag at tinirang ay dapat mapanauli bago pa muling paparito ang Panginoon at tagapagligtas na si Yahushua upang itatag niya ang kanyang paghahari sa buong kalupaan at kasama na rin sa restoration of all things ang pagkakaalam sa tunay na pangalan ng dakilang Diyos ng Biblia at ang tama at totoong pagbigkas dito. Ang sabi sa Daniel 12 verse 4 and verse 10, "In the last days, knowledge shall be increased, but none of the wicked shall understand, but only the wise shall understand." And we have the responsibilities to prove all things, like what the Bible says in 1 Thessalonians 5 verse 21. Huwag tayo basta maniwala sa mga salit-saling sabi at mga haka-haka. Sa halip, kailangan patunayan natin kung ano ang totoo. Ang pag-aaral natin ngayon ay tungkol sa kung ano ang tamang pagbigkas sa pangalan ng Diyos. Marami kayong matututunan sa ating paksa ngayon, kaya ihanda na ninyo ang inyong sarili sa mga katotohanang maririnig at mapapanood sa videong ito. Napakalawak ng usapin tungkol sa topic natin ngayon, kung ano nga ba ang tama at tunay na pagbigkas sa pangalan ng Diyos ng Biblia. At marami na rin na nagtatanong sa inyo kung bakit nga ba ang tawag natin sa Ama sa Langit at Diyos ng Biblia ay Yahuwah. Sapagkat naniniwala ang mga tinawag at hinirang na ito ang tunay at tamang pagbigkas ng Tetragrammaton na sinasabing pangalan ng Diyos na ibinigay kay Moses. At ito ay ating patutunayan sa pag-aaral natin ngayon. Panahon na para malaman ng lahat ang tunay at tamang pagbigkas sa pangalan ng Diyos. The sacred Tetragrammaton is the Almighty Creator's name. Yahuwah is spoken word that comes from the four letters, which are the four consonants of the ancient Paleo-Hebrew language that represents the divine name given to Moshe or Moses on Mount Sinai. Mababasa natin yan sa Exodus 3 verse 14. Karamihan ay nalilito kapag pinag-usapan na kung paano nga ba bibigkasin ng tama ang Tetragrammaton ng ngalan ng Diyos. Para naman sa iba, ito ay isang malaking misteryo na hindi maipaliwanag. Yung iba naman nakinig lang sa mga sabi-sabi at tinanggap na lamang kung ano ang kanilang narinig at nakagisnan at itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang at ninuno, mga pastor at religious leader at yung mga iba naman nagmamagaling, nangungulit, nagmamarunong at nangaasar pa. Pero lumalabas na wala rin naman silang alam sa bandang huli na kapag tinanong mo, eh hindi rin naman maipaliwanag ng tama ang pagbigkas sa ngalan ng Diyos ng Biblia. At kung meron man silang pangalan na sinusunod at ipinag lalaban, eh hindi rin naman nila maintindihan at maipaliwanag ng tama at malinaw kung bakit ganon nga ang pagbigkas nila sa pangalan na kanilang pinaniniwalaan. Kahit kung nais ninyong matuto at malaman ang katotohanan at magkaroon ng linaw sa inyo kung ano ba talaga ang tama at totoo, makinig at manood lamang kayo hanggang matapos ang video na ito. Sasagutin natin ngayon kung ano ba talaga ang dapat at nararapat na pagbigkas sa pangalan ng Diyos ng Biblia na ibinigay kay Moses, na matagal nang itinago at inilihim sa mundo at kakaunti lamang ang nakakaalam sa tunay at tamang pagbigkas sa pangalan ng Diyos ng Biblia. Bakit nga ba inilihim sa mundo ang tunay na pangalan ng Diyos ng Biblia? Ayon sa mainstream form of Judaism noong 6th century CE, masyado daw banal at sagrado ang pangalan ng Diyos ng Biblia para ito ay banggitin. Kaya ipinagbawal na nilang bigkasin ang apat na letra na pangalan ng Diyos. Kaya mula noon, sa tuwing sila ay magbabasa ng Biblia at mananalangin sa pagtitipon, sa halip na bigkasin nila ang banal at sagradong apat na letra, pinalitan nila ito ng Lord or Adonai.
tunay na ang kahulugan ay Master at Panginoon naman sa Tagalog. O di kaya naman para maiwasan nilang bigkasin ng mali ang apat na letra, pinapalitan lamang nila ito ng Hashem. Ito ay salitang Hebreo na ang kahulugan sa Tagalog ay ang pangalan or the name sa Ingles. Ngunit bago pa maipagbawal bigkasin ng Tetragrammaton sa bayan ng Israel, ang banal at sagradong pangalan na ito ng Diyos ay matagal nang binibigkas na mga saserdote na naglilingkod sa Holy Temple hanggang sa ito ay gibain ng mga sundalong Romano noong 70 AD nang sakupin nila ang Jerusalem. Sapagkat ang Holy Temple in Jerusalem ang dakong pinili ng Panginoong Diyos na paglalagyan ng kanyang pangalan. Basahin ninyo ang Deuteronomy 12 verse 5, verse 11 and verse 21. Ito ang lugar kung saan maaring banggitin ng mga saserdote ang pangalan ng Diyos sa tuwing mananalangin para sa bayan ng Israel. Others claim that the name was pronounced daily in the liturgy of the temple in the priestly benediction of worshipers after the daily sacrifice in the synagogue. At ganoon na rin sa tuwing dumarating ang Day of Atonement, rabbinic sources suggest that the name of Almighty Creator was pronounced only once a year by the high priest on the Day of Atonement. Malinaw po sa ating nabasa na binabanggit at sinasalita ng punong saserdote sa Holy Temple ang pangalan ng Diyos tuwing sasapit ang Day of Atonement taon-taon. At mula nang magiba ang banal na templo sa Jerusalem noong 70 AD, ayon sa Rabbinic Judaism, hindi na nila binabanggit ang banal at sagradong pangalan ng Diyos na Tetragrammaton ayon sa pagkakasulat nito. At sa halip nga na banggitin nila ito ayon sa pagkakasulat, pinalitan na lamang nila ito ng Adonai or Hashem. Adonai meaning master at Hashem meaning the name. Bakit importanteng malaman natin ang pangalan ng Diyos ng Biblia? Kasi iyon ang sabi sa Isaiah 52 verse 6 sa King James Version ay ganito, "Therefore my people shall know my name. Therefore they shall know in that day that I am he that doth speak. Behold, it is I." Sa Tagalog, ang dating Biblia, ganito ang sabi, "Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matatalastas nila sa araw na yaon na ako yaong nagsasalita. Narito, ako nga." At ganito pa ang sinasabi sa Isaiah 42 verse 8, "I am Yahuwah, that is my name. Ako si Yahuwah na siyang aking pangalan." Kung babasahin ninyo ang Isaiah 42 verse 8 sa mga modern translation ng Biblia ngayon, ang makikita ninyo doon na nakalagay ay L-O-R-D o Panginoon imbes na ang kanyang tunay na pangalan. Sapagkat pinalitan nga ng mga translator ng Biblia ng Lord ang pangalan ng Diyos sa Biblia. Tayo ay kilalang kilala ng Diyos sapagkat siya ang lumikha sa atin. At nais niyang kilalanin natin siya ng lubusan sa pamamagitan ng pagkakaalam natin sa kanyang tunay na pangalan. Oo, kilala natin siya bilang dakilang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya ang tinatawag natin na ating Ama sa Langit. Siya ang tinatawag na El Shaddai, the God Almighty. At sa iba't iba pang katangian at karangalan niyang taglay. Tinatawag din siya sa Biblia na Panginoon o Mighty Elohim. Lord, God, Master. Ngunit ang lahat ng mga ito ay hindi niya tunay na pangalan sapagkat ang lahat ng mga ito ay mga titulo lamang, mga katangian o tagapaglarawan at hindi niya tunay na pangalan. At ilan sa mga titulong ito na tulad ng God at Lord ay ipinalit sa kanyang tunay na pangalan sa Biblia ng mahigit kumulang na 7,000 beses sa mga modernong salin ng Biblia. Isa lamang ang kanyang tunay na pangalan at ito ay hindi magbabago bagkos ay mananatili magpakailanman. A memorial unto all generations. At yan ang mababasa natin sa Exodus 3 verse 15. Ang sabi doon, "This is my name forever and this is my memorial unto all generations. Ito ang aking pangalan magpakailanman at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi." Pagkatapos ng ating pag-aaral na ito, malalaman ninyo ang katotohanan kung paano ang tama at tunay na pagbigkas sa totoong pangalan ng ating Ama sa Langit. Kung paano rin naman binibigkas nila Moshe, mga saserdote at pati na rin ang Mesiya at kanyang mga apostol ang tunay na pangalan ng Diyos ng Biblia.
Mabalikan ko lang saglit yung mga nag-comment sa video ng 10 utos ng Diyos. Salamat sa inyong lahat. May mga nag-comment kasi kung paano ko binigkas ang ngalan ng Diyos sa Biblia. Ang mga nag-comment ay nagsasabing mali daw ang pagbigkas ko sa pangalan ng Diyos. Nawa ay nakikinig kayo sa mga oras na ito upang maibahagi ko sa inyo ang mahalagang katotohanan tungkol sa paksang tinatalakay natin. Kung titignan mo, wala ka naman talagang makikitang vowels na kasama ng apat na letra na tinatawag na tetragrammaton. Lilinawin ko lang, wala ka naman talagang makikitang vowel na kasama ng tetragrammaton sa pagkakasulat nito. Ngunit, kapag sinimulan mo na bigkasin ang apat na letrang yad, hey, wah, hey, at subukan mong pakinggan ang iyong sariling boses at saka mo tanungin ang iyong sarili kung talaga ba na nabigkas mo ito ng walang kasamang vowel sound. At nais ko rin ipaunawa sa inyo mga nakikinig at nanonood na makailang ulit na binabanggit sa Biblia ang kahalagahan na alamin ang tunay ng ngalan ng Diyos at upang ito ay bigkasin, lalo na kung tayo ay tatawag at mananalangin sa Kanya. Basahin ninyo ang Exodus 3:15, 1 Kings 18 verse 24, Matthew 6 verse 9 at Psalms 91 verses 14 to 15. Simple lang naman ang dapat patunayan dito kung paano bibigkasin ng tama ang pangalan ng Diyos ng Biblia. Yan ang dapat pag-aralan at alamin upang mabigyan ng solusyon at tamang kasagutan ang mga tanong na ito sa isipan ng mga taong nagnanais makilala ang tunay na Diyos ng Biblia. At bibigyan na natin ng linaw ang malamisteryong palaisipan sa mga isip ng mga nagsasaliksik ng katotohanan upang matapos na ang pagkalito, pag-aagam-agam at paulit-ulit na katanungan ninyo sa isip kung paano ba ang tunay na pagbigkas sa pangalan ng Diyos. Naiintindihan ko hindi madali ang tanggapin ang katotohanan, lalo na at masyadong tumanim na sa isip ng tao ang kanyang mga natutunan sa kanyang paligid. Kaya madalas, hindi niya maunawaan at matanggap ang katotohanan na nasa harapan na niya. Kaya patuloy pa rin siyang nalilito at pinagpipilitan na walang vowel ang pangalan ng Diyos at mali daw ang pagbigkas natin sa pangalan ng Diyos na Yahuwah, Yad, Hey, Wah, Hey. Ngayon, ito ang example. Hindi ninyo kailangan maging matalino sa ipapagawa ko sa inyo. Umpisahan ninyong bigkasin ang tetragrammaton, Yad, Hey, Wah, Hey. At sabihin niyo sa akin kung paan ninyo magagawang bigkasin na walang kasamang vowel sound ang apat na letrang ito. Ang sabi pa ng isa sa mga tumutulig sa o kontra sa aral natin tungkol sa ngalan ng Diyos ay ganito. Nagbigay siya ng pronunciation ng tetragrammaton na Yud, Hey, Vav, Hey. Kung malinaw ang mga mata ninyo sa pagkakasulat pa lamang ng mga letra na hinalimbawa niya, makikita ninyo na may kasama na kaagad ng mga vowels ang mga nasabing letra, hindi pa man ito binibigkas. Tama po ba? Dito pa lang sablay na kaagad ang mga pinaglalaban ng mga naniniwala na walang kasamang vowel ang tetragrammaton kapag binigkas na ito. At kahit wag mo nang gamitin ang dila mo, isipin mo na lang kung paano mo bibigkasin ang mga letra. Kahit ang utak ninyo hindi makapagsisinungaling na may kasama pa ring vowel sound, kahit sa isip na lamang ninyo inimagine kung paano ninyo binigkas ang mga ito. Ngayon, sa puntong ito, hindi na dapat pa pinagtatalunan kung meron o walang vowels ang tetragrammaton sapagkat napatunayan natin na hindi mo maiiwasang bigkasin ang apat na letra na walang kasamang vowel sound. Tama po ba? At dapat pa rin nating bigkasin ang tunay na pangalan ng Diyos ng Biblia sapagkat hindi naman pwedeng titigan na lang natin ang pangalan ng Diyos. Kailangan natin itong bigkasin lalo pa at tayo ay tatawag sa Kanya at mananalangin. At dapat nating malaman at matutunan ngayon ay kung paano bibigkasin ng tama ang pangalan ng Diyos. The truth hides in plain sight. Kadalasan nasa harapan na ng tao ang katotohanan, hindi pa rin niya makita dahil binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang hindi nila makita ang katotohanan na nasa harap na nila. Basahin ninyo ang 2 Corinthians 4 verse 4. Pagpalain nawa kayo ng banal na espiritu ng Diyos ng Biblia upang maunawaan ang katotohanan sa pag-aaral natin tungkol sa pangalan niya. Ano nga ba ang tamang pagbigkas sa tetragrammaton na sinasabing pangalan ng Diyos ng Biblia?
Ang unang dapat nating maintindihan sa pag-aaral na ito ay ang sinaunang Hebreo ay iba sa makabagong Hebreo. Ancient Hebrew is different from modern Hebrew. Sapagkat ang Ancient Hebrew o ang Paleo Hebrew ay binubuo ng pictograph or ancient symbol which represents certain meaning in words. Ang Ancient Early Hebrew does not contain vowel in their alphabet, and Paleo Hebrew is a form of pictograph alphabet. Makikita ninyo sa screen ang Ancient Semitic Hebrew alphabet, kung saan makikita ninyo kung paano bigkasin ng mga Hebreo ang bawat letra sa kanilang alpabeto. Maaari ninyo rin ikumpara ang pagkakaiba ng pagbigkas ng mga letra mula sa Ancient Hebrew, Modern Hebrew, Greek at Latin. Ang Modern Hebrew ang nag-introduce ng square script, kung saan na-transliterate ang four-letter na YHWH. Sinasabi ng mga scholar na ang Modern Hebrew is not a pure language anymore dahil nahaluan na siya ng ibang lingwahe tulad ng Aramaiko. At idagdag pa natin ang Nikud o vowel pointing system na nailagay o inilagay ng mga eskriba sa bawat salitang Hebreo nang gawin nila ang translation sa Biblia. Linawin natin ito sa ating pagpapatuloy. Ano nga ba ang Nikud? Ang Nikud ay ang vowel pointing system na binubuo ng mga dots o mga tuldok at maliliit na linya na inilalagay sa mga letra ng Modern Hebrew square script alphabet para mag-represent ng tunog. Ang Nikud ay isang uri ng glyph or graphic symbol to represent vowel sound, to distinguish an alternative pronunciations of letters of the Hebrew alphabet. Meaning, ito ang nagdidikta ng tunog kung paano bibigkasin na may kasamang vowels ang bawat letra sa Modern Hebrew alphabet. Ang sistemang ito ay sinasabing na-develop ng mga Jewish scholars noong early Middle Ages between late 5th century to 10th century AD. Kilala din sila sa tawag na Masorets. Sila ang mga eskriba na gumagawa at nag-translate ng kopya ng mga manuscript bago pa maimbento ang printing machine. Ang mga Masorets nga ang nag-device ng vowel notation system na tinatawag na Nikud, na patuloy na ginagamit sa Modern Hebrew alphabet. Ngayon ang tanong, talaga ba walang kasamang vowels ang sinaunang Hebrew alphabet? Oo naman, wala talaga. Kasi kung papansinin mo sa Ancient Hebrew alphabet chart, wala ka naman talagang makikitang vowels dahil puro pictograph and consonants ang naroon sa pagkakasulat nito. Ngunit subalit datapwat, tulad nga ng ating pinaliliwanag sa mga unang bahagi ng pag-aaral na ito, wala ka man makitang vowels na kasama ng apat na letra o tetragrammaton sa pagkakasulat nito. Kapag binigkas mo na ito, maririnig mo sa iyong sariling boses na may kasamang vowel sound ang iyong pagbigkas sa bawat letra ng YHWH. Yan po ay Yad, Hey, Wa, Hey. Lagi nating tatandaan na kahit na puro consonants ang alpabeto sa language na ginagamit ng mga Hebreo, o kahit na ano pang uri ng alpabeto pa yan ang kahit anong lingwahe, kapag binigkas mo ang bawat letra, hindi mo maiiwasan na gumamit ng mga vowel sound. Hindi mo nga lang napapansin, pero ang A, E, I, O, U ay lagi nang nariyan simula't simula pa nang magsimulang matutong magsalita ang tao. Dahil hindi naman pwedeng mag-usap ang dalawang individual na puro consonants lang ang gamit. At kahit pa puro consonants ang gamit nila, sigurado ko sa'yo, pag-usal nila ng bawat letra, may kasabay na tunog ng vowel sounds ang bawat consonant letter na babanggitin nila sa pagsasalita. Pansamantala po kayong huminto at isipin ninyong mabuti ang inyong mga narinig at natutunan. Sa ating pagpapatuloy, alam ni Moses kung paano bigkasin ang pangalan ng Diyos. Alam din ng mga saserdoteng naglilingkod sa banal na templo kung paano bigkasin ang pangalan ng Diyos. At itinuro din naman sa atin bilang mga mananamba na sambitin ang pangalan ng Diyos sa tuwing tayo ay tatawag sa Kanya at mananalangin. Ngayon, paano mo tatawagin ang Diyos sa Kanyang pangalan kung hindi mo alam kung paano ito bibigkasin? Yan ang susunod nating pag-aaralan at bibigyan ng kasagutan sa ating pagpapatuloy. Hebrew, like any other languages, follow rules. Rules of pronunciation and rules of grammar. Ang ibig sabihin dito ay ang mga salita o titik sa Hebreo ay may sinusunod na paraan ng pagbigkas sa mga ito.
kahit wala pa ang nikod, sapagkat sinasabi ng history na na-develop ang vowel pointing system na ito na tinatawag na nikod noong late 5th century AD lamang. Samantalang ang unang tao na nagsulat ng biblical record na tinatawag na Torah or first five books of the Bible ay si Moses o Moshe o Masha. Ayon sa rabbinic writings, state that the oral Torah was given to Moses at Mount Sinai, which according to Orthodox Judaism occurred in 1312 BCE. Sa makatuwid, mahigit 1,000 taon na ang nakalipas nang simulan isulat ni Moshe ang Old Testament bago pa maimbento ng mga Masoretes ang Nikud vowel pointing sound system. Inuutos nga ng Diyos na isulat ni Moses ang unang 5 aklat ng Biblia na mababasa natin sa Exodus 34 verse 27. At ano kayang lingwahe o language ang ginamit ni Moshe sa pagsusulat? E di syempre natural lang na gamitin niya ang kanilang native language na Hebrew. Tama po ba? At kahit pa nga puro consonants ang kanilang alpabeto na ginagamit sa pagsasalita, alam nila kung paano ito bigkasin. At ipinapakita ito sa Hebrew alphabet chart kung paano nga bigkasin ng tama ang bawat letra. Pansinin mo at subukan mong bigkasin ang tetragrammaton sa alpabetong Ancient Paleo-Hebrew. Ang unang letra ay binibigkas ng Yad. Ang pangalawang letra ay binibigkas ng Hey. Pangatlong letra ay binibigkas ng Wa. Pang-apat na letra ay binibigkas ng Hey. Meron ka bang napansin? Hindi ba't kung bibigkasin mo ang mga letrang ito, bibigkasin mo na may kasamang vowels? Tama ba? Ngayon, hindi na ito isang usapin kung dapat bang banggitin ang ngalan ng Diyos na may kasamang vowel o wala. Ang dapat sigurong tanong na dito ay kung ano ang dapat at tamang pagbigkas sa pangalan ng Diyos ng Biblia. Makikita ninyo sa screen ang Mesha Stele, na tinatawag din na the Moabite Stone. Tinatayang ang edad nito ay nasa 840 BCE na sinasabing the earliest mention of the God of Israel. Makikitang nakaukit sa batong ito ang pinakamaagang pagtukoy sa Diyos ng Israel. Ang sumunod na makikita ninyo ay ang silver scrolls dated from the first temple period around 600 BCE. It was found in Ketef Hinnom, west of Old City of Jerusalem. Makikita rin dito ang early representation of tetragrammaton in Paleo-Hebrew characters. Nakasaad dito ang priestly blessing na mababasa sa Book of Numbers, chapter 6, verses 24 to 26. Ang sumunod naman ay ang The Great Sam Scrolls mula sa Qumran Cave 11. Scholarly consensus dates the Qumran Cave scrolls from the last 3 centuries BCE and the 1st century CE. Ang ancient Paleo-Hebrew name of the Almighty Creator in tetragrammaton ay makikita dito ng 6 na beses. Makikita ninyo sa mga physical archaeological evidence ang pagpapatunay na ang pangalan ng tunay na Diyos ng Biblia ay tumutukoy sa 4 na letra o tetragrammaton na nakasulat sa Paleo-Hebrew. Ayon na rin sa pagkakatuklas ng Mesha Stele, Silver Scrolls at the Great Sam Scroll. Sa mga pinakita natin mga ebidensya, malinaw na pinapatunayan sa atin na ang tunay na pangalan ng Diyos ng Biblia ay binubuo ng 4 na letra o tetragrammaton na ibinigay ng Diyos kay Moses sa bundok ng Sinai na nakasulat sa Paleo-Hebrew. Gagamit po tayo ng Ancient Semitic Hebrew Alphabet Chart mula sa ancient-hebrew.org para maging visual reference natin. Para makatulog sa ating ginagawang pag-aaral, nang sa ganon, malaman natin ang pagkakaiba ng mga letra at pagbigkas nito mula sa Ancient Hebrew to Modern Hebrew. Tandaan po natin na ang pangalan ng Diyos na ibinigay kay Moses sa Mount Sinai ay from Ancient Hebrew. Kaya dapat lang na hanapin natin ang kanyang pangalan sa Ancient Hebrew dahil malaki ang pagkakaiba ng Ancient Paleo-Hebrew sa Modern Aramaic Hebrew, lalo na sa pagbigkas ng mga letra dahil sa nikud or vowel pointing system na inilagay sa Modern Hebrew. Kaya dapat nating sundin ang pagbigkas ng mga letra sa Ancient Hebrew para malaman natin ang tamang pagbigkas sa pangalan ng Diyos. Makikita sa screen ang Paleo-Hebrew text na binubuo ng pictograph. Ito ang sinaunang alpabeto ng mga Hebreo na mayroong kahulugan ng bawat letra. Ito nga ang tetragrammaton na nakita sa Sam Scroll
Temple sa Qumran Cave 11. At ang modern Hebrew naman ay binubuo ng mga square script na sinasabing na-develop noong 3rd century BCE. Malaki ang pagkakaiba nitong modern Hebrew sa Paleo-Hebrew, lalo na sa paraan ng pagbigkas, dahilan sa mga vowel-pointing sounds na inilagay ng mga Masoret sa modern Hebrew square script. Kaya kung nais mong malaman ang tunay na pagbigkas ng pangalan ng Diyos, dapat lang nasundin mo ang ancient Hebrew alphabet sound. Ang ancient Hebrew ay ang language na ginagamit at sinasalita ni Abraham at mga Israelita. Ang sinaunang Hebrew din ang language na ginamit ni Moses sa pagsulat ng unang limang libro ng Biblia. Ito ay ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Bakit ko sinabing ancient Hebrew? Kasi nga sinasabi ng history at mga Bible scholar na ang modern Hebrew ay nahaluan na ng ibang lingway sa pagdaan ng panahon at sa pakikisama ng mga Israelita sa mga bansang sinakop nila, kundi naman sila ang sinakop at mga taga-ibang lugar nakikipamayan at nakasama nila noon. Kaya mayroon mga letra sa modern Hebrew na ibang itsura at ibang pagbigkas kung ikukumpara sa ancient Hebrew. Kaya natural lang na dapat nating sundin ang pagbigkas sa sinaunang Hebreo. Dahil hindi mo makikita sa makabagong alpabeto ang tunay na pangalan ng Diyos ng Biblia. Kaya dapat lamang nahanapin natin ang tunay na ngalan ng Diyos sa ancient Hebrew language na ginamit nila Abraham, Isaac, Jacob at Moses. Bago tayo magpatuloy, ipapakita ko muna sa inyo ang sinaunang Proto-Sinaitic na sinasabing pangalan ng Diyos. Marami kasi ang naglalabasan na ginagamit ito para sabihin na ito daw ang unang pagtukoy sa pangalan ng Diyos. Ito po ay hindi totoo at mali ang ganitong aral. Sapagkat una po sa lahat, ang ancient Hebrew po ang ginagamit na lingwahe ng mga Israelita at hindi po itong Egyptian hieroglyph pictograph na ginagamit sa sinaunang Ehipto. Ang hieroglyph ay salitang Griego na ang meaning ay sacred carving. Nang sakupin ng mga Romano ang Ehipto noong 30 BCE, nakita nila mga hieroglyphs na nakaukit sa mga monumento at pader sa mga templo sa Ehipto. Marami kasi ang nagtuturo na ang pangalan ng Diyos ay makikita daw sa pagkakasulat ng Proto-Sinaitic script. Huwag po kayong maniniwala, ito po ay isang malaking kasinungalingan at wala pong physical evidence na magpapatunay na ang pangalan ng Diyos ng Biblia na Tetragrammaton ay naisulat sa ganitong pamamaraan. At ang isa pa, ang Paleo-Hebrew Tetragrammaton ay binabasa mula sa kanan papuntang kaliwa. Samantalang ang sinasabi nilang Proto-Sinaitic script ay binabasa nila mula kaliwa papuntang kanan para magkaroon ng kahulugan na behold the nail, behold the hand. Isa na naman panluloko at paglilihis mula sa katotohanan ang pinagagawa ng pasimuno at promotor nito. Ang Hebrew language ay binabasa from right to left, samantalang ang Proto-Sinaitic na pictograph na ito na kanilang pinopromote ay binabasa nila from left to right. At isa pa, walang physical na ebidensya na natagpuan ang pangalan ng Diyos sa ganitong pagkakasulat. Ito po ay binasi lamang nila sa ancient Semitic alphabet chart. Kaya hanggang walang nakikitang archaeological evidence, hindi po natin dapat ito paniwalaan. Ito po ay isa na namang taktika ng masama para iligaw ang tao mula sa katotohanan at papaniwalain sa kasinungalingan. Uulitin ko po, wala po na physical or archaeological evidence na magpapatunay na ang pangalan ng Diyos ng Biblia na Tetragrammaton ay naisulat sa ganitong pamamaraan. Ito po ay isa na namang malaking kasinungalingan na kumakalat sa internet at hindi dapat paniwalaan. Sa halip, ang katotohanan ay makikita ninyo sa mga pinakita natin na mga archaeological evidence na ang pangalan ng Diyos ng Biblia na nakaukit sa bato at nakasulat sa mga ancient scrolls ay ang Paleo-Hebrew Tetragrammaton na makikita ninyo sa screen. Tandaan po natin na Hebrew, like any other languages, follow rules. Rules of pronunciation and rules of grammar. Ang ibig sabihin dito ay ang mga salita o titik sa Hebreo ay may sinusunod na paraan ng pagbigkas sa mga ito kahit wala pa ang nikud, sapagkat sinasabi ng history na develop ang vowel pointing system na ito na tinatawag na nikud noong late 5th century AD lamang. Ang pangalan ng Diyos ng Biblia ay unang natukoy at unang naisulat sa ancient
Paleo Hebrew at hindi sa Modern Hebrew. Kaya ang tamang pagbigkas ng bawat letra sa Tetragrammaton ay matatagpuan natin sa Ancient Hebrew at hindi sa Modern Hebrew. Kasi nga ang Modern Hebrew ay sinasabi ng mga Bible scholars na hindi na pure language dahil nahaluan na ito ng iba pang lingwahe sa pagdaan ng panahon tulad ng Aramaiko. Idagdag pa ang vowel pointing sound system na nikod. Kaya nag-iba na rin sa pagbigkas ang ibang mga letra sa Modern Aramaic Hebrew. Ang unang letra sa Tetragrammaton ay ang Yad. Maaring narinig ninyo sa Modern Hebrew ang Yod or Yud. Ngunit tandaan po natin na ang pangalan ng Diyos ay unang natukoy mula sa Ancient Hebrew. Kaya dapat lang na hanapin natin ang pangalan at letra at pagbigkas ng tunog nito sa Ancient Hebrew at hindi sa Modern Aramaic Hebrew. Kung mapapansin ninyo sa chart, ang tunog ng unang letra na Yad ay may katumbas na Y. Yun po ay yung merong long E. Y with a long E. Kaya pag binigkas mo ito, ang tunog ay ganito. Y. Ang isa pa na dapat nating mapansin sa Hebrew alphabet chart ay wala ka makikita na letter J. Hindi po ba? Kahit sa Modern Hebrew, pansinin ninyo, wala ka makikitang letter J. Kahit pa nga sa Ancient at Modern Greek alphabet, wala ka pa rin makikitang letter J. Hindi po ba? Kaya ang pangalang Jehovah ay sablay at hindi po tunay na pangalan ng Diyos ng Biblia. There was no symbol that represents J, nor does it have a sound that is equivalent to a J sound in Ancient Hebrew, nor Modern Hebrew, nor Ancient or Modern Greek. Kaya kung ganoon, saan galing at kailan sumulpot sa daigdig ng alpabeto ang letter J? Ang sinasabi ng history na ang responsable sa pagkakaroon ng letter J ay walang iba kundi si Gian Giorgio Trissino na isang Italian Renaissance grammarian noong taong 1524 na kung susumahin natin sa kasalukuyan ay mahigit kumulang 500 taong pa lamang ang nakalilipas nang sumulpot at idagdag ang letter J sa alpabeto ng Italian language. Ano naman ang masasabi natin sa pangalang Jesus na kilala sa mundo bilang pangalan ng bugtong na anak ng Diyos sa Biblia? The name Jesus was a masculine given name transliterated from the name Iesus in classical Latin. Iesus in Greek, the Greek form of the Hebrew, and from the Aramaic name Yeshua, way back transliterated from the original name Hebrew Yahushua, meaning Yah is salvation or deliverance. Ang pangalang Jesus ang pinakahuling transliteration mula sa tunay na pangalan ng anak sa Ancient Hebrew language. At tandaan po natin, ang Jesus sa Modern Latin English ay hindi tunay na pangalan ng anak ng Diyos sapagkat ang Mesiya ay isang Hebreo, kaya natural lang na magkaroon siya ng Hebrew name. At uulitin po natin, walang letter J sa sinaunang Hebreo. Maging sa makabagong Hebreo, walang letter J. Maging sa Greek alphabet, wala kang makikitang letter J. Nawa ay unti-unti nang nagiging maliwanag sa inyo ang ating pinag-aaralan tungkol sa pangalan ng Diyos ng Biblia. Sa ating pagpapatuloy, ang ikalawang tetragrammaton ay ang Hey. Makikita ninyo sa Ancient Hebrew alphabet chart na ito ay may tunog or sound na A. Ang Hey ay may katumbas na tunog na A. Ngayon, kapag pinagsama mo ang unang dalawang letra sa tetragrammaton na Yad at Hey, Yad na may katunog na I at ang Hey na may tunog na A, ang magiging tunog nila kapag binigkas ay Ya. Simple lang, hindi po ba? Hindi mo kailangang maging henyo o dalubhasa at hindi mo kailangang mag-exhibition at mag-tumbling para maunawaan at malaman ang tamang pagbigkas sa unang dalawang letra sa tetragrammaton. Kailangan mo lang intindihin na mabuti ang ating ginagawang pag-aaral at gamitin ang tamang references at sigurado malalaman mo ang tama totoo. Alamin naman natin ang ikatlong letra sa tetragrammaton. Ito ay ang Wah. Pansinin ninyo mabuti ang Hebrew alphabet chart. Wala kang makikitang Vav or letter V
sa ancient Hebrew alphabet. Sumulpot o lumitaw lang ito sa modern Aramaic Hebrew. Kaya kung mayroon kayong ma-encounter na nagsasabing Yod, Hey, Vav, Hey, dito nila nakuha ang pangalang Jehovah. Pansinin ninyo, dalawang letra ang sablay dito. Ang letter J at letter V. Ito po ay mga modern alphabet letter at hindi dapat ina-apply sa pangalan ng Diyos. Sapagkat bukod sa ito ay mali, iba ang forma ng mga letra at iba ang tunog ng mga ito kung ikukumpara sa ancient Paleo Hebrew, kung saan unang ipinakita at naisulat ang pangalan ng Diyos. Ang ikatlong letra na wa ay may tunog na long O or U sound. It's a long O like how you pronounce book or hook. Uulitin ko po, hindi po V or Vav kundi U as in U sound. U. Kaya kapag binigkas mo ang tatlong unang letra sa tetragrammaton ayon sa kanilang tunog na Yad, which represent the sounds of Y, and Hey, which represents the sounds of A, and Wa represents the sounds of U. Kapag pinagsama mo na po ang tatlong letrang ito at bibigkasin mo na sila, ang tunog po ay ganito. Yahoo. At ang huli at pang-apat na letra ay Hey na may tunog na A. Kaya kung bibigkasin mo ang apat na letra ng tuloy-tuloy, ito po ay maririnig mo ng ganito. Yahuwah. Tandaan po ninyo, ang Hebrew language ay binabasa mula kanan pakaliwa. Now you see, it's plain and simple. You don't have to be genius to know the truth, and you don't have to make it complicated. Minsan nasa harap mo na ang katotohanan, hindi mo pa makita kasi ayaw mo lang tanggapin ang totoo. Panahon na para palayain ang inyong mga sarili mula sa mga kasinungalingang, mali at masamang aral na laganap sa sanglibutan. Upang sa oras na kayo ay magpakumbaba sa harapan ng tunay na Diyos ng Biblia, mawawala ang tabing sa inyong mga mata at unti-unti ninyo makikita at mauunawaan ang katotohanan. Pagpalainawa kayo ni Yahuwah. Magbibigay tayo ng mga halimbawa ng mga kilalang pangalan sa Biblia kung saan ikinabit ang ngalan ng Diyos sa kanilang pangalan. Ang propeta sa Old Testament na kilala natin sa tawag na Elijah. Tandaan po natin, walang letter J sa sinaunang Hebrew alphabet. Kaya ang pangalang Elijah ay hango sa makabagong alpabeto. Ang orihinal na pangalan ng propeta sa Hebreo ay Eliyahu, na ang meaning ay My God is Yahuwah. Sa Tagalog, ang aking Diyos ay si Yahuwah. Kung mapapansin ninyo, ang huling tatlong letra sa Eliyahu ay kumakatawan sa unang tatlong letra sa tetragrammaton na Yad Hey Wah, na pangalan ng Diyos ng Biblia. Ang sumunod ay ang propeta sa Old Testament na kilala natin sa tawag na Isaiah. Ang orihinal na pangalan ng propeta sa Hebreo ay Yeshayahu or Yashayahu, na ang meaning ay Yahuwah is salvation. Sa Tagalog, si Yahuwah ay kaligtasan. Makikita ninyo ulit ang huling tatlong letra sa Yashayahu ay kumakatawan sa unang tatlong letra sa tetragrammaton na Yad Hey Wah, na pangalan ng Diyos ng Biblia. Ang isa pa ay ang propeta sa Old Testament na kilala natin sa tawag na Jeremiah o Jeremiah sa Tagalog. Uulitin po natin, walang J sa ancient Hebrew alphabet. Kaya ang pangalang Jeremiah ay galing sa makabagong alpabeto. Ang original Hebrew name ng propeta ay Yirmiyahu, na ang meaning ay Yahuwah will exalt. Sa Tagalog ay itataas ni Yahuwah. Mapapansin ninyo ulit, ang huling tatlong letra sa Yirmiyahu ay kumakatawan sa unang tatlong letra sa tetragrammaton na Yad Hey Wah, na pangalan ng Diyos ng Biblia. Maging sa New Testament, ang pangalan ng apostol na si Matthew ay nakaugnay ang ngalan ng Diyos ng Biblia. Ang Matthew po kasi ay modern name derived from modern alphabet. Ngunit ang Matthew po sa Hebrew ay Matityahu, na ang meaning ay gift of Yahuwah. Sa Tagalog, handog ni Yahuwah. Makikita ulit ang huling
huling tatlong letra sa Matityahu ay kumakatawan sa unang tatlong letra sa tetragrammaton na Yad-Heh-Wah na pangalan ng Diyos ng Biblia. Marami pa ang makikita sa Biblia na iniugnay ang pangalan ng tao sa ngalan ng Diyos ng Biblia. Ang ilan sa mga ito ay makikita ninyo sa screen. Napansin na ba ninyo na pati ang pangalan ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay iniugnay sa pangalan ng Diyos ng Biblia? Ang meaning po ng kanyang pangalan ay Given of Yahoo, na may katumbas na kahulugan sa Tagalog na ibinigay ng Diyos. Kung magsasaliksik kayo, marami pa kayong makikitang halimbawa ng mga pangalan na iniugnay sa tunay na pangalan ng Diyos sa Biblia. Tandaan po natin na ang early Hebrew text ay naisulat sa Paleo Hebrew at hindi Modern Hebrew na ginagamit sa kasalukuyan ngayon sa bansang Israel. Kaya ang dapat po natin sundin pagdating sa paghahanap ng tunay na pangalan ng Diyos ng Biblia ay Ancient Paleo Hebrew letters and sound. At alam niyo rin ba na sa tuwing binabanggit ninyo ang Hallelujah ay binabanggit ninyo ang unang dalawang letra sa pangalan ng Diyos? Ang unang dalawang letra sa pangalan ng Diyos sa Paleo Hebrew na binabasa mula kanan papuntang kaliwa ay Yad at Hey, na may tunog na Yah. Ayon sa Strong's Concordance, the short form of God's name of the Bible is Yah. At kung mapapansin ninyo, halos buong mundo alambig kasi ng Hallelujah, na ang meaning ay Praise Yah. Ngayon, isa ito sa mga katibayan at pagpapatunay upang malaman natin na ang tamang pagbigkas sa unang dalawang letra sa tetragrammaton na pangalan ng Diyos ng Biblia ay walang iba kundi Yah. Prove all things. Hold fast that which is good. Subukan ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Yan ang mababasa ninyo sa 1 Thessalonians 5 verse 21. Ang sinaunang pangalan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat ay napakahalaga. Ito ay naisulat sa Ancient Paleo Hebrew, kaya dapat lang nahanapin ang pangalan niya sa sinauna at Ancient Hebrew. Dapat din natin maunawaan na ang mga salitang God, Lord ay hindi mga pangalan kundi mga titulo, title or designation. Sa Biblia, ang sinauna at tunay na pangalan ng Diyos amang kataas-taasan ay pinalitan ng mahigit na 6,000 beses ng Lord. Isipin ninyo kung ano ang mararamdaman ng dakilang lumikha na halos buong mundo ay hindi alam at walang pakialam na alamin man lang ang kanyang pangalan. Samantalang sabi sa Isaiah 52 verse 6 ay ganito, Therefore my people shall know my name. Therefore they shall know in that day that I am he that doth speak. Behold, it is I. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matatala tas nila sa araw na yaon na ako yaong nagsasalita. Narito ako nga. Kaya kung nais nating mapasama sa kanyang inaaring bayan at kanyang paghahari, dapat lang na alam natin ang kanyang tunay na pangalan. Huwag na tayong tumulad sa sanglibutan na walang alam itawag sa Diyos kundi ang mga generic title na God or Lord. Ang hindi alam ng karamihan na ang titulong ito ay sinadyang ipalit sa tunay na pangalan ni Yahuwah. Alam niyo ba na ayon sa Strong's G896, ang Lord ay katumbas ng Baal. Ang Baal ay ang Diyos-Diyosa ng mga Phoenicians at Kanaan. Ang salitang Lord ay may kaugnayan sa Diyos-Diyosa na si Baal. At alam nyo rin ba, ayon sa wikipedia.org, ang salitang G-O-D or God is the English word comes from the Old English G-O-D, which itself is derived from the Proto-Germanic Gudan. Ang salita pong ito ay galing sa German language. Ayon pa sa wikipedia.org, ang salitang God ay galing sa salitang Godan. Godan was shortened to God over time and was adopted and retained by the Germanic people of the British Isles as the name of their deity. Ayon pa sa 1911 Encyclopedia Britannica Volume 12, page 169, God, the common Teutonic word for a personal object of religious worship, it is thus, like, applied to all those superhuman beings
of the heathen mythologies. Alam niyo ba ibig sabihin ng heathen mythologies? Who exercise power over nature and man and are often identified with some particular sphere of activity. And also the visible material objects, whether an image of the supernatural being or a tree pillar used as a symbol. An idol, the word God on the conversion of the Teutonic races to Christianity. Sa makatuwid, ayon sa mga references na ito, ang salitang God ay may koneksyon sa heathen mythologies at paganismo na tinanggap namang unti-unti ng mga Kristiyano. Ang pangalan ng Diyos ng Biblia ay hindi Yahweh, hindi Jehovah, at hindi rin naman Yehowah, at lalong hindi Yahawah. Ang mga nabanggit na pangalan ay hindi kailanman magiging pangalan ng Diyos ng Biblia, sapagkat ang mga ito ay diversion at panlilin lang upang itago ang tunay na pangalan ng Diyos at ilihis ang tao mula sa pagkakilala sa tunay na Diyos ng Biblia. Ang mga nabanggit na pangalan ay mali at may kaugnayan sa paganismo. Mahalaga ang pangalan sapagkat ito ang pagkakakilanlan upang tumawag at manalangin sa nararapat sambahin bilang Diyos ng ating buhay upang maiwasan natin ang pagtawag sa Diyos-Diyosa ng sanglibutan. Dapat nating alamin ang totoong pangalan ng Diyos ng Biblia at ang tamang pagbigkas nito. Ang pangalan ng dakilang Diyos na lumikha at Diyos ng Biblia ay walang iba kundi Yahweh. Lagi po natin tatandaan, isa lamang ang tunay na pangalan ng Diyos ng Biblia at ito ay hindi magbabago bagkos ay mananatili magpakailanman. A memorial unto all generations. Mababasa niya sa Exodus 3 verse 15. Nawa ay napagpala kayo at marami kayong natutunan sa ating ginawang pag-aaral tungkol sa pangalan ng ating Ama sa Langit, ang dakilang lumikha at Diyos ng Biblia. Dalain ko na patuloy ninyong hanapin ang landas ng katuwiran, tanggapin ang katotohanan at isabuhay ang mga natutunan. Hanggang sa muli.